Hello mga kapobre, andito na naman tayo. Magluto tayo mga kapobre ng putong balangkoy o kamuting kahoy. Yan ang tawag namin sa amin mga kapobre, sa mga Bisaya. Balangkoy o kamuting kahoy. Magluto na naman tayo ng ang gagawin natin dito mga kapobre, magputo tayo. Magbisaya tayo mga kapobre kasi sabi nila gusto ako magbisaya. Yan mga kapobre, para dyan sa mga Tagalog. Pasensya muna kasi gusto nila ako magbisaya. So mamaya itagalogin din natin pagtanawa mga kapobre, di ba? O akong gipanitan ang balanghoy, panitan haron makita ang iyang kaputi. Kaya ato na siyang nidniron pagkaman og panit, kaya ato na siyang putohon. Napagkagahi naman aning kamuting kahoy na napalit na ko mga kapobre ay. May rabag barato at tinabang mahala. Na mga kapobre ato ning buhaton og puto karon natay makaon kay bawal man tani sa sigig kaog kanon may nang magputo tag balanghoy balanghor o kamutig kahoy na ara mga kapobre no man akong panit ay dalera kayo no murag i-magcheck ato na paning nidniron mga kapobre kana mga kapobre akong nidniran ron ha oh, muna akong nidniran mga kapobre. Ako rin po nag-iimu ani para di na mo gastos o kwarta. Ang saya kong kwarta pa dito nidniran na madali rin mo paguba. Muna nag-iingon DIY dahil ta. Kay para lang tayo ganito. Ay kos-kos lang, kos-kos. Yung ani ko nato ni mga kapobre kay hindi man yung pwede. Hindi nga ni ano niya. Ika pa yung naman po ko. Kinaon ko ka ng binaga. May nang himuon ako itong photo. Parang medyo social. Puti yan po tanawa ba? Tutel po gamay. Aba mga kapobre, dali ra man imo human mga kapobre. Di man imo duog kayo nga makakaunta. So, puto. Nidniron lang nato ni Mayo kay para makino. Tanawa mga kapobre. O dali ra ni human. O ni kanonon sa mga taas og dugo mga kapobre dito pwede sige kaon kanon kay kanon good mga kapobre yung kanin natin kinakain ayan mga Tagalog muna tayo pero may hindihan ng mga Tagalogot ang kanin kasi mga kapobre ang mabilis mga pa taas ng ating dugo kaya ganun kung walang kamote balanghoy kung walang balanghoy gawa ng paraan kung anong kakainin o nara mga kapobre dalira mga kapobre daghan na o ayan mga kapobre may natira pa so lalitin lang tali karon mo human ano mo na style sa mga kuan kapobre magsawa sa nilaga gagawa ng paraan para ibahin na naman ang luto ng isang pagkain gaya ng mga pagkaing bukid pagkain mga pobre kunin pagkain sa pobre eh nagsawa na ako kasi mga pobre sa laga-laga no? Ito naman tayo yan mga kapobre o oh, diba daghan na tiyaga lang kita mga pobre kaya kita magtiyaga wag kita ilagaon nga na dyan na basta pobre magtiyaga kita kay na di manta dato o oh, na mga pobre gamay na lang yun happy tamhuman. Oh, di ba? Dali ra kayo. Nagkaloto ani, sobra kalami gid ni noon. Ani atong nidniran. Ang buhato na po nato ni aron mga kapobre. Ato ni siyang ko anon i-standby sa kay mag buak ta og lobe. Kay ato ning gamito ning lobe mga kapobre. Gamito nato unya isago nato sa atong puto. Para mo lame. Ang gigamit ako ng lobe mga kapobre, ungol. Para medyo gahi, may pagkalambot konti. Wow, sana ron. Medyo gahi na may pagkalambot konti. Di, joke ay. Pita mga kapobre, ungol ang tawag sa mga ni. Nga, nyog. Ayoko nung sobrang ano, tanda na nyog kasi hindi na masarap yun eh. Parang tuyo na. Pwede lang yun sa panggata. Pero pag nagboto ako, ganito ang ilalagay ko. Medyo bata pa na nyog. O, diba mga kapobre? Ang sabaw din ito mga kapobre, bakit ko nilagay dyan? Iinumin ko. Kasi, ang tubig kasi ng, ano,
buko. Napakasarap. Kahit hindi na siya bata pa, masarap pa rin ang sabaw. Kaya dandahan na naman natin to. Ayan, ganyanin natin. Ako na lang mga kapobre, ang pagbili ko kanina hindi ko kinakayod sa kanila. Kasi pag sila ang magkayod mga kapobre, kasama yung bao. Kaya medyo mapait. Kaya ang idea ko, dinala ko sa bahay, ako na magkakayod. Pinabalatan ko lang sa kanila. Para hindi masali yung bao. Kasi ang bao mapait talaga mga kapobre pag ilagay mo sa ating pagkain. Iyan mga kapobre, maganda talaga tayo pag gumawa kasi mapunto natin ang nipis ng pagkayod. Hindi yung sobrang kapal at pati bao, asali. Iyan mga kapobre, di ba? Tsaga-tsaga lang, para tayo may nilaga. Saklit naman lang ito gawin, huwag lang maging tamad. Kasi pag tamad tayo, hindi tayo makakain ng maigi. Ayan mga kapobre, malapit na matapos yung isa, konti na lang. Kayod lang ng kayod. Ayan mga kapobre, oh, di ba? Ang gagawin na naman natin, yung isa na lang. Ayan mga kapobre, tapos na. So, ihahalo na natin dun sa kamuting kahoy o balanghoy na ating pinapatuyo. Tinanggalan natin kanina yan ng katas. Hindi man pwede isali yung katas niyan kasi bawal. So, ayan ang ating kuan, halo. Kasi, 2 kilong balanghoy mga kapobre or kamuting kahoy, isang nyug ang nilagay ko. Tapos, isang cup na washed sugar lang ang ilagay ko. Kasi ayoko ng sobrang tamis. Tama-tama lang ang tamis. Ayan, ganun. So, pagkatapos lagay natin yung nyog, lagay natin yung asukal dandahan. Halo-haloin lang natin. Ayan. Ihalo lang natin ang ihalo. Haloin lang natin para magpantay yung tamis. At saka magpantay rin din yung nyog. Ayan. So, kinakamay ko lang, di ba? Nakagloves man ako ng plastic. So, ilagay na natin mga kapobre sa ating kulmahan para natin ay iluluto na. Ayan, mga kapobre. So, mga kapobre. Ayan. Malapit na to. Mabilis lang to mga kapobre. Di ba mga kapobre? Pag naluto to. Tigi yung lami ah. Lami, pakang ami. Bitaw mga kapobre, kinangalan natin magtsaga talaga. Gumawa ng ating pagkain. Hindi pwede maging tamad para tayo ay makakain ng masarap. Sarap to para sa akin mga kapobre, itong pagkain na to. Iwan ko lang sa iba kung nasasarapan sila. Pero para sa akin masarap to. Pinobre nga pagkaon. Dili din nato kay andato di sila maghimo ani. Pobre lay ko gihan mo himo ani nga kuan. Pagkaon. Gamay na lang nahabilin. Ayan mga kapobre. Ang iulam ko na naman ito mga kapobre, meron akong hinahanda. Ay sabay ko rin dito sa pagluluto. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, ayan na. Tapos na oh. Habang sinasalang natin ang ating ano mga kapobre. Yung ating puto, so maghugas ako nitong isda. Habang inantay natin yung ating kuan na naka-steam, so hugasan natin yung ating isda kay ihawin ko to mga kapobre kasi ito yung gawin kong ulam sa akin. Putong kamuting kahoy. Ayan mga kapobre. Tanggalan natin muna ng kasang. Dinisa natin ng maigi para hindi tayo makakain ng malansa. Ayan mga kapobre. O, diba? Dali lang limuhuman kayo mga kapobre. Ay, kuan man.
pas-pasman. Lami ba na nga isda mga kapobre, mahinomdong ko sa unang gamay pa ko na pumapalaot yung aking mga kapatid. Pag ito ay nakuha nila, napakasarap nito, lalo pa mga kapobre pag sila galing mismo sa, kararating lang galing sa laot, tapos pagdating sa gil, sa ano, tinula mo, napakasarap, ang sarap ng sabaw nito, manamis-tamis. Pero dito sa Manila, mga kapobre, hindi mo na magawang tinula mo na kasi hindi natin alam kung kailan pa to nila nakuha. Ipapadala sa yelo para hindi masira. Kaya gagawin natin, isawin na rin. Huwag na lang isabaw. Lagyan ko siya ng aking baking soda para tanggal ang maisa. Yan ang sikreto mga kapobre pag kayo magkukas ng isda. Ang gagawin nyo, last yung banlaw. Pag medyo malinaw, lalagyan baking soda tapos banlawan nyo ulit. Malinaw ng tubig, tama na. Kasi talagang malinis na siya. Lapit na malinaw ang tubig mga kapobre. Huwag lang kayo mag-abala sa tubig na mag-alala. Kailangan talaga malinis ng maayos yung ating kakainin. Ayan mga kapobre, oh. Oh, yes, oh, mga kapobre. Malinaw na ang tubig. So, lagyan ko muna ito ng yan, baking soda para lalo siyang luminis. Matanggal ang lansa. Ang baking soda mga kapobre, paalam ko lang sa inyo, kahit saan nyo gamitin, panglinis sa katawan, panglinis sa pagkain, panglinis ng gamit, panlinis ng CR. Maganda yan mga kapobre. Tanggal ang amoy at sobrang kinis pa ng mga gamit. Ayan mga kapobre. O diba? Linaw-linaw na. So, malinis na siya. Ayan mga kapobre. Ayan, ihawin na natin. Ayan, o. Oh. Wow, napakasarap. Ayan mga kapobre. Paluto na rin yung ating isda. Yan ang ulam natin sa ating putong. Luto na. Ayan mga kapobre. Luto na lahat ang ating kakainin.